Chef George at kumain. Alam po ninyo'y kahanga-hanga ang talino at tapang ng ating mga bayani. Alamin naman natin kung anong laman ng kanilang mga tiyan. Sinasabi siyempre, alam na natin, ang tinolang manok ay isa sa mga paboritong pagkain ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang asparagus soup naman ay paboritong pagkain ni Emilio Aguinaldo na sinasabing vegetarian ayon kay Consuelo Aguinaldo Abaya. Ang putserong manok naman supposed to be ano, ay paboritong pagkain naman ni Marcelo H. Del Pilar na ikinwento sa atin ng kanyang apo na si Attorney Benita Marasigan Santos. Samantalang ang lechon manok sa saha ay paboritong pagkain naman saha ay paboritong pagkain naman ni Andres Bonifacio. Sinasabi nang nahabang sila'y nasa bundok, nilalagyan ito ng dahon ng sampalok. Pagkatapos tsaka ay babalot sa saha at tsaka, iihawin. At ito namang lulutuin natin sa araw na ito ay hindi masyado na pag-uusapan kapag na ikukwento sa atin ng katipunan. Ang pinatisang alimango ay paboritong pagkain ng asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Alam po ba nyo, siya po'y tinaguri ang lakambini ng katipunan at sa kanya nakaatang ang pagtatago ng mahalagang papeles at listahan ng mga katipunero, lalo na pagka may napapabalitang susugod ng mga sundalong Kastila sa kanilang tahanan. At para tayo turuan ang paboritong pagkain na ito, nila Kambini Gregoria, pinatisang alimango, kasama natin nagbabalik Tita Beth Rafael ng Villa Salud. Umagang kay ganda, Tita Winnie. Thank you, Tita Beth. Okay, so napakasimple lang ng putahing ito, oh, diba? So meron tayong fresh alimango. Ano pang ibang pampalasa? Tita Winnie, eto, meron tayong 1/4 tasa na mantika, okay. 50 gramo na bawang, wow. Sibuyas, uh-oh. At saka 1/4 tasa na patis. Dalawang kutsarang suka. Kanya kasimple lang, Tita Winnie. So, paano naman ang pagluluto? Napakadali lang, Tita Winnie. So, okay. Sa mainit na kawali? Sa mainit na kawali, lagay mo lang itong mantika. Yan. Okay. Tapos? Igigisa natin ang bawang. Ah, magigisa. Kaya mo ito maging golden brown, Tita Winnie. Oh, okay. Pero hindi naman sunog. Oo, ingatan mo siya masunog para hindi mapait. Ayan. Okay. So, okay na yan. And then, ilalagay natin itong bawang. Ay, sibuyas, Tita Winnie. Sibuyas. Sibuyas na puti para hindi ganong matapang. Oo, at saka hihiwain mo siya ng maliit lang. Mm. Okay. Tapos, ilalagay na natin itong biniyak ko na alimango. Biniyak ko sa gitna kasi para madaling maluto. Okay, ayan. Saka manuot yung mga pampalasa. Ayan. Ganyan siya, Tita Winnie. Kadali lang. Oh, tapos, ilalagay natin ang pampalasa na patis. Wow! Dalawang kutsarang suka. O pag inilagay mo yung suka, siguraduhin mong huwag mong hahalo yan para maluto yung suka. Hindi mababantilawan. Yeah. Ayun. Tapos naman, lagyan natin siya ng konting tubig. Konting tubig. Tapos, at saka takpan. Hindi na gagalawin. Huwag mo munang galawin. Hanggang sa maluto. Siguro mga 5 to 10 minutes yan. Naku, napakadali naman pala. Ano? Kayo ba sa Villa Salud at Tita Beth, nagre-research din ng mga kakaibang putahe na merong kasama sa kasaysayan ng Pilipinas. Oo, Tita Winnie. Kasi meron tayong mga kliyente na talagang gusto yung mga Filipino foods. Oo, kaya naman kailangan research na research. Naku, maraming salamat. Saan nga ba tatagpuan ng Villa Salud? Ang Villa Salud po ay matatagpuan sa number 229 ML Quezon Street, Purok 3, New Lower Bicutan, Taguig City. Maraming salamat!